Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamar Vision Network, ako po si John Perez Alberto, ito po ang TVNet Newsline. 31 sa buwan ng Mayo taong 2021. Sa una ng ating mga balita. Renato Mali Reyes Hospital ng Bongabong isinailalim sa temporary lockdown. Ilang manininda sa lungsod ng Calapan umaalma sa kawalan umano ng supply ng baboy. At pansamantalang pagpapatigil sa implementasyon ng S-Pass sa mga pantalan sa Oriental Mindoro, iminungkahi ni Governor Bonz Dolor. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 267 benepisyaryo sa bayan ng Puerto Galera ang magiging benepisyaryo ng TUPAD program na Department of Labor and Employment Field Office, Oriental Mindoro. Ipinaliwanag sa mga ito ang kanilang magiging tungkulin sa loob ng 10 araw na community service. Si Jacqueline Nical magbabalita. Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment Field Office, Oriental Mindoro, katuwang ang pamahalaang bayan ng Puerto Galera, inilunsad sa nasabing munisipalidad ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program noong 29 ng Mayo. Pinangunahan ni Dolly Livelihood Focal Person Rime Torres ang orientasyon sa nasa 267 benepisyaryo ng naturang programa. Piniliwanag sa mga ito ang kanilang magiging tungkulin sa loob ng 10 araw na community service. Matapos ang orientasyon, ang mga ito ay nakatanggap ng mga kagamitan sa kanilang pagtatrabaho tulad ng long sleeve, sombrero, face mask at face shield. Tinanggap rin ni Mayor Rocky Ilagan ang cheque para sa magiging sahod ng mga benepisyaryo. Pinaaabot din ni Mayor Ilagan ang buong suporta ng pamahalaang bayan sa nasabing kagawaran dahil sa programang ipinagkaloob nito sa mga mamamayan ng kanilang bayan upang magkaroon ng panandali ang trabaho ngayong panahon ng pandemya. 7 barangay sa lalawigan ng Oriental Mindoro ang bagong naideklarang drug cleared ng Mimaropa Regional Oversight Committee on Drug Clearing sa pamumuno ng PIDEA Mimaropa. Kasabay nito nagsagawa rin ang mga ito ng revalidation sa mga nauna nang naideklarang drug cleared barangays. Ang kabuang detalye, ibabahagi ni Jao Maronilla. Muling nagsagawa ng deliberation, validation and declaration para sa mga drug-cleared barangay ang PIDEA Mimaropa sa pangunan ni Director Lorifel Gabalyes, katuwang ang mga bumubuo sa Mimaropa Regional Oversight Committee on Drug Clearing. Para sa lalawigan ng Oriental Mindoro, 2 barangay sa bayan ng Rojas ang naideklarang drug-cleared na binubuo ng Barangay Victoria at San Rafael. 2 barangay rin sa bayan ng Victoria ang naitala rito, kabilang ang Barangay Ordovilla at Bagong Buhay. Samantalang 3 barangay naman sa lungsod ng Calapan na binubuo ng Barangay Pachoca, Balite at San Vicente Central. Para sa revalidation ng mga naunang naideklarang drug-cleared barangays, umaabot sa kabuuang 129 na barangay ang naitala sa buong lalawigan. Kabilang sa mga bayan na kasama rito ay ang Bako, Bansud, Bungabong, Calapan City, Gloria, Socorro, Pinamalayan at Mansalay. Samantalang sa lalawigan ng Occidental Mindoro, nasa 48 barangay ang naitala rito. Sa huli, ayon pa rin sa PIDEA Mimaropa, ang pagsasagawa ng revalidation at declaration para sa mga drug-cleared barangay ay bahagi ng Omnibus Guidelines para sa pagpapalakas ng implementasyon ng Barangay Drug Clearing Program na isa sa pangunahing advokasyon ng PIDEA upang masugpuna ang laban kontra illegal na droga. Samantala, personal na tumungo sa lalawigan ng Occidental Mindoro si PNP Chief General Guillermo Eleazar upang alamin ang buong detalye sa nangyaring engkwentro dito. Ganun rin ay binisita ni General Eleazar ang pamilya ng mga nasawing pulis upang magpaabot ng personal na pakikiramay. Si Jake Diray magbabalita. 3 na iulat na nasawi at 11 ang sugatan sa tropa ng Occidental Mindoro Provincial Police Office matapos tambangan ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa dibdib na bahagi ng Barangay Nicolas Magsaysay, Biyernes ng umaga, 29 ng Mayo. Ayon sa report, bigla na lamang pinagbabaril ng grupo na umano'y mga rebelde ang security convoy ni Governor Eduardo Gadiano na kagagaling lamang sa pagdalo sa serbisyo caravan ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCOC. Nakalagpas na umano sa lugar ang sinasakyan ni Gadiano mula sa convoy nang maganap ang pananambang. Hindi nasugatan o nasaktan si Gadiano sa insidente ayon sa pulisya.
Sa opisyal na pangayag ng gobernador, sinabi nitong nasa maayos siyang kalagayan at labis ng ikinalulungkot ang pangyayari na naging sanhi ng pagkamatay ng 311 na sugatan sa halay ng pulisya. Ipinaabot rin ni Governor Gadiano ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at tinitiyak ang pagbibigay ng tulong para sa mga biktima. Samantala, personal na tumungo sa lalawigan ng Occidental Mindoro si PNP Chief General Guillermo Eleazar upang alamin ang buong detalye sa nangyaring engkwentro. Ganun rin ay binisita ni General Eleazar ang pamilya ng mga nasawing pulis upang magpaabot ng personal na pakikiramay. Kanya rin ginawaran ng medalya ng kadakilaan ng mga alagad ng batas para sa kanilang kabayanihan sa nabanggit na insidente. Gayun din ang pangakong tulong para sa pamilya ng mga nasawi. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka lang ha, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Bagamat bumababa na sa dati nitong presyong 380 ang presyo ng karneng baboy, dumadaing naman ang ilang meat vendor sa pamilyang lungsod ng Calapan sa kawalan umano ng supply ng baboy. Kung dati kakulangan lamang nito ang iginigiit, pati anila kawalan nito ay kanilang pinoproblema.
Ang iba pang detalye babalita sa atin ni Jacqueline Ical. Sa dati nitong presyo na 380 pesos kada kilo, bahagya ng bumaba ang presyo ng karneng baboy pagpasok ng buwan ng Mayo. Sa ngayon, mabibili na ito sa halagang 350 hanggang 360 ang kilo sa pamilihang lusod ng Calapan. Bagamat bumaba na ang presyo ng karneng baboy, gumigiit naman ang mga meat vendors sa nasabing pamilihan sa kawalan umano ng supply ng baboy. Ayon sa kanila, sa loob ng araw ng kanilang pagtitinda, nahihirapan na silang humanap ng fattener na maaari nilang ibenta. Kung dati ay kulang lamang sa supply ang kanilang idinadaing, pati anila kawalan nito ay kanila ng problema. Sa kakaunting dumadating na karneng baboy, hinahati-hati na lamang anila ito upang ang lahat ay may maibenta. Patuloy pa rin naman ang pakiusap at panawagan ng presidente ng mga meat vendors sa pamilihang lungsod na si Albert Zamora sa lokal na pamahalaan na tulungan ang kanilang sektor na mabigyan ng sapat na supply ng mga karneng baboy. Nakahanda naman anila silang makipag-ugnayan sa pamunuan ng iba't ibang korsyonadong ahensya upang masolusyonan ang usaping ito tungkol sa presyo at supply ng mga produktong kanilang ibinebenta sa merkado. Samantala, matapos ang mahigit dalawang linggo simula nang maimplementa ang ESPA sa mga pantalan, kabilang na ang mga nasa lalawigan, nagsumite ng liham si Governor Merlito Bonsdolor sa IATF na humihiling para sa pansamantalang pagpapahinto ng implementasyon nito sa lalawigan. Ang detalye sa report ni Jalma Ronilla. Dahil sa ilang mga problemang kinaharap sa mahigit dalawang linggong implementasyon ng ESPA sa mga pantalan, kabilang na ang pagpapatupad dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, gumawa at nagsumite ng liham si Governor Yumelito Bonsdolo para sa pansamantalang pagpapahinto ng naturang programa sa lalawigan. Ayon sa isinulat ng gobernador na ipinadala sa IATF sa pamagitan ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, humiling siya na repasuhin muna ang naturang ESPAS policy at hinihiling kung maaring maibalik ang dating mas simpleng proseso sa pag-uwi ng mga Mindoreño. Nakasaad rin sa isinumiteng liham ng gobernador ang ilan sa mga problema, simula aniya nang maipatupad ang implementasyon nito. Kagaya ng karamihan anila sa mga Mindoreño ay walang smartphones para sa proseso ng TCP o Travel Compliance Protocol. At dahil sa kagustuhan ng makauwi agad ng mga biyahero pabalik sa kani-kanilang mga bayan, ayon sa gobernador, mas prone o mas mabilis mabiktima mga ito ng fixers. Matatandaan na nagbaba ng memo ang General Manager ng Philippine Ports Authority noong 7 ng Mayo kung saan ginawang mandato sa lahat ng mga pantalan ang pag-adapt o paggamit bilang rekisitos ng ESPAS para sa lahat ng mga biyaherong dadaan dito. Sa bisa ng ibinabang Executive Order No. 22 Series of 2021 ni Bongabong Mayor Elgin Malaluan, isinailalim sa temporary lockdown ang Renato Umali Reyes Hospital of Bongabong mula 28 ng Mayo hanggang 11 ng Hunyo. Sa looban ng panahong ito ay pansamantala munang hindi tatanggap ng mga pasyente. Si Jake Viray magbabalita. Sa bisa ng ibinabang Executive Order No. 22 Series of 2021 ni Bongabong Mayor Elgin Malaluan, isinailanim sa temporary lockdown ang Renato Umali Reyes Hospital of Bongabong mula 28 ng Mayo hanggang 11 ng Hunyo. Sa looban ng panahong ito ay pansamantala munang hindi tatanggap ng mga pasyente. Siyam na kawani ang nasuring positibo sa COVID-19 dito gamit ang rapid antigen test at kasalukuyang sumailalim sa mandatory quarantine. Sa ibinabang abiso ng RURHB, ang lahat anila na may karamdama na kinakailangang i-admit ay pansamantala munang ililipat sa mga hospital na respektibo at angkop na makatutugon sa sakit ng pasyente. Ang hakbang na ito ay upang masigurong sa pagbabalik serbisyo ng mga kawani at muling pagbubukas ng pasilidad ay kanilang magagarantiyang ligtas ang mga ito sa kanilang pangangalaga. Samantala, ang kanilang emergency services at pangangalaga sa mga manganganak ay mananatiling bukas 24 oras. Agad naman nagsagawa ng disinfection sa napagitang paggamutan habang maigting ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan na patuloy na pairalin pa rin ang pagsunod sa health protocols. As of May 30, 2021, batay sa COVID-19 tracker ng Naturang Bayan, mayroon silang 30 aktibong kaso, 110 ang gumaling, 5 ang nasawi para sa kabuang bilang na 145 kumpirmadong kaso na naitala. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala.
this feeling, it's so, so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Hindi pa rin nagbabago at nananatili pa rin sa dati ang presyo ng karneng baboy, baka at manok na ibinibenta sa pamilyang lungsod ng Calapan, habang may bahagyang pagtas at pagbaba sa presyo ng isda at gulay. Ang presyo ng mga produktong agrikultural, alamin sa report ni Jacqueline Ical. Sa naging pag-iikot ng Newsline team sa pamilihang lungsod ng Calapan, nagpag-alaman na may bahagyang pagtaas at pagbaba sa presyo ng isda at gulay habang nananatili pa rin sa dati ang presyo ng karneng baboy, baka at manok na ibinebenta sa naturang palengke. Sa mga nagnanais bumili ng isda, mabibili ang isang kilo ng tilapia sa 110 hanggang 120 pesos depende sa laki. Ang bangus naman ay nagkakahalaga ng 160 hanggang 190 ang kilo depende pa rin sa laki, habang ang maya-maya ay nasa 380 pesos, 350 ang sagisihin at tanige, pulang buntot ay 200 pesos, nasa 300 hanggang 350 naman ang isang kilo ng tingin, 160 hanggang 200 ang galunggong, 180 hanggang 200 ang kilo ng pusit, 200 ang katsawan, at ang kilo ng tulingan ay nasa 120 hanggang 200 pesos ang kilo. Samantala, kung dati ay naglalaro ang presyo ng baboy sa 380 hanggang 370, mabibili na ito sa 350 hanggang 360 ang kilo. Ayon sa mga maninindi, ang isang kilo ng yempo, giniling at purong laman ay nakakahalaga ng 360 pesos, habang 340 pesos ang kilo ng pork chop. Kasim at pige ay 350 pesos, 330 ang ribs, 300 ang pata at buto-buto, at ang mga processed meat tulad ng longganisa ay nasa 350 pesos at ang footlong ay 360 ang kilo. Wala rin pagbabago sa halaga ng manok. Mabibili pa rin ang paa at ulo sa 130 pesos kada kilo, 190 ang breast at legs, at 200 hanggang 210 ang wings at atay balunan. Para sa karneng baka, nasa 200 pesos ang kilo ng pata, 380 ang kasim, 400 ang pigi, 340 ang ribs, at ang gutuhin ay nasa 280 pesos kada kilo. Bagamat may bahagyang pagtaas at pagbaba sa presyo ng gulay, nagkakahalaga ang kilo ng upo at patatas sa 40 pesos ang kilo, 55 ang pipino, 35 ang talong, 100 ang bell pepper, 60 ang labanos, 25 ang sayote, 45 ang repolyo, 60 ang carrots, 25 ang kada tali na sitaw, 30 ang kilo ng kamatis,
20 ang kalabasa, sibuyas ay 80 per kilo habang ang isang kilo ng bawang ay 95 pesos. Samantala, tiniyak naman ng City Trade and Industry katuwang ang pamunuan ng pamilihang lungsod ng Calapan ang pagsasagawa ng lingguhang price monitoring ng mga produktong agrikultural, gayon din ang mahigpit na pagpapatupad ng minimum health protocol dito. Patuloy na tinatahak ng Tropical Storm Dante na nasa 515 kilometers east-northeast ng Davao City ayon sa ibinabang Tropical Cyclone Bulletin No. 6 ng DOST Pag-asa. Umaabot ang lakas ng hangin sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugsong namang aabot sa 90 kilometers per hour. Dahil sa direksyon nitong east-northeast, wala naman anila itong direktang epekto sa rehiyon ng Nimaropa, subalit maaari pa rin anilang maranasan ang localized thunderstorm o lalo na sa bandang hapon o gabi. Samantala, bagamat may bagyo, patuloy pa rin ang mainit at maalinsangang panahon nararanasan sa lalawigan. Noong Linggo, 30 ng Mayo, nakapagtala ang naturang ahensya ng 43.5 degrees Celsius na heat index bandang alas 2 ng hapon sa Calapan City, kung saan kasama ito sa kategoryang danger. Ang naturang init ng panahon anila ay maaaring magsanhi ng heat stroke at heat cramps, kaya patuloy pa rin pinapayuhan ang lahat para sa ibayong pag-iingat ngayong mainit ang panahon. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like ng aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyong nais nyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa 0432-88-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.